And one of them that stood by drew a sword and smote a servant of the high priest and cut off his ear. And Jesus answered and said unto them, Are ye come out as against a thief with swords and with spades to take me? Sabay-sabay po. I was daily with you in the temple teaching, and ye took me not, but the scriptures must be fulfilled. Okay. Basahin ko rin yung pakitabihan po yung mga bata. Alam nyo na yan. Yan ang ating ministry na rin. Okay, sabi sa Matthew 26, basahin natin Matthew, ganun pa rin, si Judas pa rin to. Ready, sabay-sabay, go. And forthwith he came to Jesus and said, Hail, Master, and kissed him. And Jesus said unto him, Friend, wherefore art thou come? Then they came and laid hands on Jesus and took him. Let's pray. Lord, maraming salamat sa inyong mga mensahe ngayong umaga. Lord, ulit, we pray na ma-take namin ang mensahe ngayong umaga, Panginoon. At apply namin sa iyong buhay, Panginoon. Makita namin gaano ka wicked itong si Judas, Panginoon, at hindi namin gayahin. At makita namin, Panginoon, mag-iingat din kami sa mga ganitong klase at ano yung dapat namin gawin. At ma-encourage kami, Lord, sa inyo. Kami po yung maging loyal, kami po yung maging faithful sa inyo. Dahil may mga kalaban po kayo, Lord, at kami rin. So we pray na matuto kami ngayong umaga ano yung kalooban niyo sa amin, Panginoon, sa ganitong mga instances, Panginoon. Kaya malulati, in Jesus' name we pray. Amen. Okay, mga kapuno po. Gandang umaga po sa lahat. Morning po. Kulang pa rin. Morning. Morning po sa lahat. Morning. Masaya tayo. Dito sina, ano, no? Atong bisita ka ulit, no? Ang hirap ganun, pag ano eh. Bagay, pinapag-pray ka namin, no? Para yung dalawan to. Magbarkada ba kayo? Magbarkada kayo? Sanggat dikit. Napag-pray natin kasi, again, iba-iba tayo ng ano, di ba? Alagayin sa buhay. So, yung na-meet natin, may mga bago tayong matin eh. Pag-pray natin sina Cassandra tsaka sina magkapatid. So, mamaya, dun po tayo sa kanila. Gusto winning. Kasi, kala ko makapunta ka ngayon eh. Wala pa sinabi na yun ngayon? Siya dumaga? Wala sinabi na eh. Ay, nanay. Ay, lumabas. Okay lang natin. So, itong topic natin ngayon, medyo sabi natin, kasi kung napansin nyo yung pinipreach natin dito, topical tayo, di ba? Isa-isang mga topics para matuto tayo lahat. So, minsan, encouragement, minsan, may particular na kasalanan. So, para hindi natin gayahin, para nating iwasan at alam din natin. Especially mga bata, no? So, ang title po nito is The Betrayer. The Betrayer. Sa Tagalog, ang taksil. Pwede mo sabihin taksil. Pwede sabihin ang luloko. Pwede ba yun? Taidor. Yan, salamat. Diyan kilala si Judas, eh, di ba? Tinignan mo nga sa dictionary, doon na yung ano niya. Ano yung sabihin ng taksil? Judas yun, ibig sabihin. Yung pangalan niya, na-attach na doon sa kasalanan. Ang subtitle nito, The Wicked Sin of Judas. Ganun lang. So, hindi natin gagayahin. Pero tingnan natin, saan hindi tayo maging Judas? Pwede ba maging Judas si Rapi? Sana hindi, di ba? Lahat naman tayo, hindi dapat kasi si Judas po hindi save, but actually reprobate. Sinabi reprobate, wala nang pag-asang maligtas. Okay? Iba doon matatas natin, pero hindi tayo masyadong mag-dwell doon. Pero, yan lang akong 3 points dito. Pero, sana makita natin yung dapat natin makita. Amen, mga bata. Especially, wala naman akong particular na ano dito, recent experience. Pero, alam mo na, sa pagbabasa lang din, na may napansin ako doon sa
mga sinasabi about Judas. So, all four Gospels, meron po yung account kay Judas, of course, kasi napaka-importanting account, di ba? Medyo nagkakapareho yung Matthew, Mark, and Luke, but meron din sa John. Konti lang ito, pero may mga konting pagkakaiba. At yung binasa natin kanina ay sa Mark, kasi medyo mahaba. Pero mamaya, pagkukumpala-kumpala natin yan, okay? So, sinong Judas dito? Okay, wag. May may Judas, ha? So, introduction natin. So, may kilala kayo Judas? Ha? May nasa isip nyo na ba kayo ngayon? Ito Judas to, eh. Lalo yung mga pastor, mayroon laging ganun. Kasi nga, sa church event, ano bang ginagawa namin sa inyo? Ginagawa ba namin kayo masama, Rain? Anong ginagawa namin sa iyo? Tsaka, ano pa? Tama yun. Yun ang pinaka, di ba? Hindi lang tinuturuan. Tapos, ang dami, di ba? Para lang lahat yan, kayo ay magpatuloy sa Panginoon. Una, kung hindi pa kayo ligtas, maligtas kayo. Lahat yung maganda. Imagine nyo, kung ikaw ginagawa mo, maganda, tapos anong gagawin sa inyong ibang tao dapat? O dapat, ina-expect mo, sana maganda rin. So, again, ina-expect ko, mga bata, yung iba, batang Kristiyano. So, minsan, di mo may asahan yun. Okay? Pero dapat, yun lang dapat natin gawin, di ba? Kaya nga, isa sa mga kasalanan sa Bible na bukod dito, at may kinalaman din dito, yung magulang, di ba? Pag yung magulang mo, ginawan ka ng mabuti ng magulang mo, tapos anak ka, tapos gagawin, anong gagawin sa magulang mo? Di ba? Nasa kautusan yan eh. Honor yung mother and father. Nakakalungkot, nakakagalit nga eh. Pag yung anak ay nag-turn sa kanyang mga magulang. Di ba? Again, may mga iba-ibang dahilan. Yung iba, loko-loko rin kasi magulang. But still, at least may paggalang ka dapat dyan. Intindihan nyo ba yun? So, hindi dapat ano. So, gawan mo ng mabuti, tapos gawan ka pa ng masama. Masakit yun. So, dito ay, anyway, define muna natin. Pag sinabing betrayal or betray, ito yan nga, taksil, Judas. Sabi mo kanina ulit, ano yun na ba? Tridol. Diba? Pag tridol ka, alam mo yan eh, diba? Mga bata, unay, naglalaro kayo. Oo. Ay, basketball. O, sige. Gagwadyahan mo ko, ha? Para makashoot ako. Ang ginawa mo, ginwadyahan mo yung kakampi mo. Kaya sinut mo sa goal nila. Diba? Tridol ka. Natindihan nyo ba yun? O kaya, ano bang, ano, sa company kasi ganun, pagka tridol ka, dami ko na namit na ganun. Smart, marami yan eh. So, pag medyo naasal lang sa company nila, ang susuportahan yung kabila. Tama ba yun? Anong klase ka, diba? Hindi natin sinasabing bawal, hindi naman bawal, pero, at least huwag mong pagsalitaan ng masama yung kumpanya mo, di ba? Ganun din sa church. Ngayon, di ba kasi sa church, may mahalaga kasi yung church. Tapos, pag may maling aral talaga, hindi mo naman kukonsintahin. Pag talagang mali, ha? So, betrayal, pag sinabing taksil, dayain, isa rin sa mga ano eh. Pag sinabing tridol, ibig sabihin, kakampi tayo eh. Tapos, biglang, ano ba, kakampi ka ba kalaban? Di ba? Nakakaasar yun, di ba? Kaya pwede natin i-relate sa atin yan ngayon. So, sinong kakampi ng Panginoon dito? Yun, salamat. Walang maingay, ha? Makinig. Ano pa? Sana nabanggit ko na kanina, masakit pag ikaw yung binigo. Pwede na sa mag-asawa to. Okay? Kaya yung taksil, di ba? Madalas yan sa asawa din yan. Dadayain ka. Hindi ka man iwanan, dadayain ka. May sarili, may iba pa, di ba? Ang hirap yun. So, sabi rin sa ibang definition, lead astray. Ibig sabihin, niloloko mo. Diba? Sa mga bansa, ang parusa po ng pagtataksil, pagtatridol sa bayan, matindi. Isa sa mga pinakamatindi. Okay? So, yan nangyayari yan. So, ngayon, pag-usapan natin, bago yung mga points natin, yung binasa natin kanina, ano nakita nyo doon? So, si Jesus ay, syempre, ginagawa niya ng mabuti yung kanyang mga, lahat ng tao, basically. Pero mayroon siya mga disipulo, at tinuturuan niya sila. Tinuturuan niya mag-minister din kung paano mag-preach, magturo, nagpapagaling na may sakit. Ano bang ginawa ni Jesus? Umuhay ng patay. At hindi, di ba? Sa mga disipulo na lang, anong ginawa niya? Di ba? Tinuturuan niya.
Nagutom ba sila kahit iniwanan nila yung ibang business nila? Hindi naman, di ba? So, tinuturuan sila lahat mabuti. Pero ano nangyari kay Judas? Kaya, ano nangyari kay Judas? Ito yung lagi kong example sa soul winning. Kasi ngayon, marami rin Judas na preacher. Sabi na, lahat ng tao anak ng Diyos. Lahat ba't ay si Judas anak ba ng Diyos? Mag-iisip na yan, di ba? Kasi si Judas, yung talagang perfect example ng isang taong hindi na maliligtas eh. Pero kakausap niya si Jesus, kasama niya, na alam niyang turo ni Jesus, ang kanyang actions, ang kanyang mga pangako, lahat na. Kasi nakasama niya siya ng napakatagal. Okay? Pero siya yung nag-Judas pa rin. Anong ginawa niya? Nabasa natin kanina. Alam niyo yung mga kalaban, sino bang mga kalaban talaga ni Jesus sa kwento? Mga Hudyo na naman, di ba? Pansinin niyo yun. So kasi pag may ginagawa kang mabuti, wala ka dapat kalaban eh. Nasabi ng Bible eh. Lahat kakampi mo dapat. Pero kaya yung kakalaban na lang sa'yo, ibang level na yan. Kakalabanin ka, maganda yung ginagawa mo. So tama yun, especially mga chief priest. Apa yan, punta tayo doon. Pero, anong ginawa ni Satanas? Ayan, dito mo lang punta kay Satanas, no? Ito sabi kay Judas, ha? Kaya ikaw, kaya dapat maligtas ka muna. Ligtas na wala ng tao dito, sino bang di-save dito? Ha? Pag hindi ka ba safe, pwede kang pasukan ni Satanas. Okay? Alam niyo na po, poses. Nang may ginagawa ka, hindi mo gustong gawin. Okay, nasa na si, ano? Yan, blame. Sinasaniban, ang tawag doon. Pag hindi ka ligtas, sabi dito, ready, paibasa po. Go. Then entered Satan into Judas, surnamed Iscariot, being of the number of the 12. And he went his way, and communed with the chief priests and captains, how they might betray him unto them. Okay, so ganito po yan. Pag may kalabang ka, hindi naman masama, hindi naman madaling puntirin yung kalaban mo. Di ba? Minsan kailangan mo ng tulong. So, medyo kwento ng konti, yung mga spy. Kanina pa nasa utak ko eh. Alam nyo ba yung mga spy? Yung mga malalakas na nation, matagal lang, pinagmamalaki pangalan yung mga spy nila, di ba, sa mga movies. Kasi gusto nilang matalo yung kalaban. Anong ginagawa nila? Ipapadala sila ng mga spy. Ano yung spy? Kunwari, kakampi, di ba? Diba, alam nyo yung laro din natin, di ba? Kaya niyang patayin lahat eh. Kasi pag spy ka, gano'n, nagkukunwari ka, tapos kala mo kakampi, magaling ka sa lahat ng bagay, tapos magaling ka rin pumatay. Okay? So, ginagawa ng mga mas powerful nation niya, may mga spy sa US, may mga spy sa China, may spy sa Russia, yan ang madalas eh. So, anong ginagawa nila para magawa nila yung gusto nilang gawin? Nagkukunwari sila. Kaya ngayon, ano natin kanina is taksil, dayain. Nandadaya yung mga yan. Madaya. So, si Satan, ang pinakamadaya sa lahat, di ba? Siya yung mapagkunwari, siya yung kalaban ng Diyos. So, hindi siya makakapoma sa Diyos kung hayagan. Kaya ginagawa niya, nagkukunwari lang siya. So, ginawa niya, pumasok siya kay Judas, at pag kontrolado mo na yung tao, anong gagawin niyan? Siyempre, kung gusto mo. Okay? So, si Satan, gusto niyang kontrolin si Judas, hindi mangyayari sa mga taong ligtas. Okay? Tingnan natin sa Bible. So, tingnan natin kung sinong nasa, sinong nagpo-possess sa inyo, ha? Ano ba sabi sa Bible? Pwede ka bang pasukin ang demonyo? 2 Timothy 1:14, ready, go. That whole thing which has committed unto him, if by the Holy Ghost which is there. Okay, nakatira ang Holy Ghost, ang Holy Spirit sa iyo. Pag ikaw ay ligtas. Dabi sa dito sa John 14:17, go. Even the Spirit of truth, the Word of God, because it is seeking him not, neither know him, but he know him. For he dwelleth with you, and
Jesus. Okay, ang Panginoon, ang banal na Espiritu ng Panginoon, nasa iyo, nakatira. Okay? So, pwede mong pumunta si Satan dyan? Eh, laban yun, okay? Hindi, pwede, hindi siya titira dyan. Minsan, ini-influence ka lang niya, pero hindi siya titira. Romans 8:9, ako naman, but if, but ye are in the flesh, but in the spirit, ulit, but ye are not in the flesh, but in the spirit, if so be, that the spirit of God dwell in you. So again, parang tayo, madalas, tinatanong ko kayo, ligtas ka ba, ligtas ka ba? Okay, kasi nga, iba, parang di ligtas, walang galang minsan. Okay? Mag-ingat kayo ng ganun, baka kasi material kayo kay Judas. Alam nyo ba yun, si Judas, ganun eh. Siguro, napapansin na nila yun eh, pero sobrang galing doon ni Judas, hindi nila napansin eh. Okay? E sabi dyan, now if any man have the, not the Spirit of Christ, he is none of his. Pag wala sa iyong Panginoon, hindi ka sa Kanya. Okay? Si Lady ba, sa Panginoon ka na ba? Amen. So, Romans naman. Ito yung memory verse natin. Romans 8:11. But if the Spirit of him that raised up Jesus from the dead that dwell in you, he that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by his Spirit that dwelleth in you. Paulit-ulit, di ba? Kasi ang Panginoon ay nakatira sa iyo. Ito ba, ibasa nyo naman? Ready? Tayo-tayo na naman, ha? Kasabi ko lang, eh. Saka kung kailangan nyo talagang tumayo, ha? Sabihin ko sa inyo. Pakita nyo ng konting galang, at least gumanong kayo, di ba? Hindi nyo mga bata. Nakita nyo sa amin, di ba? At least pasintabi ka. Hindi yung kabastusan. Ha? Kinakausap kayo, magsalita kayo. Ngayon nyo na dito, umalis na lang kayo, di ba? May iba sa inyo, parang Judas eh. Nakaka-influence din kayo minsan eh. Kaya yung iba, gustong, makikita natin dito yan. Kaya iba, gustong gumaya, gusto rin, okay yata yun ah. Ang tapang ah. Hindi matapang yun, duwag yun. Okay, so okay yung ganun. So yan, pag nakatira ang Panginoon sa'yo, si Sabanas, hindi yung makakaporma. Okay, kaya yun ang unang gawin nyo. At yun ang inaano namin sa mga tao, maligtas ka muna. Hindi tayo mag-uusap ng bagay ng patungkol sa Diyos. Hindi ka na maligtas. Okay? Kaya iba, sa maraming churches na kuno, or churches na kunwari lang, paikot-ikot dun, gumagala yung Satanas. Yung gawain ni Satanas. Kasi, yung leader nila, parang ganun din eh. Okay? Yung iba, hindi naman, pero pinapabayaan. Kaya, hindi tayo ganun. Okay? Yan ang unang gusto natin makita kay Judas. Pinagkalulo niya si Jesus. Siya ay kasama ni Jesus. Tsaka ng mga apostol, ng mga banal. Tapos kunwari lang pa siyang banal. Diba? Kunwari lang. Yung ibang kasyano, ganun din. Kunwari lang. Tapos, nung time na alam mo na, yung kahit sa mga pelikula, may ganun, diba? Pinaka, ito na yung plano natin. Kaya yung mga spy, ganun yan eh. I-blow na natin yung damage. Okay? Di ba, pinapatay yung presidente, mga ganun yan eh. Nagpapasabog ng kung ano. Okay? So, kay Jesus, pinatay siya. Okay? At ginamit si Judas. Anong ginawa niya? Nung pumasok sa kanya, Satanas, anong ginawa niya? So, nilid niya, nabasa natin kanina, basahin natin sa ibang account, no? Kaya tayo sa Matthew. 26, tama ba yun? So, kasama nila kunwari si Judas, bandang huli, 46. Anong kasama niya? Maraming tao at uliin si Jesus. So, hindi niya magagawa yan. Madalas, ha, sa kahit sa mga kanan, may bahay tayo. Nakalock yan, di ba? Para hindi manakawan. Paano mananakawan yan? Madalas, yung mga kilala ko ganun, nanakawan. Paano nakapagnakaw yan ng malaki? Yung naalala ko itong, yung latest, naalala mo yun sa galing Africa ata yung manluloko. Hinak, tapos ginamit pa yung Pilipinas, naalala nyo yun. Dito, kinash out. Galing ng ginawa na talagang niloko nila yung mga tao, tapos kinuha nila information, pati yung username, password.
Bandang huli, pinagsususpechahan na merong kakuntsaba dito kasi nga, mahirap yun eh, basta makakapasok ka sa isang secure facility. Nasa, ganun sa bahay din. Pag sinabing inside job, ano sabihin nung, katulong nila yung dapat kakampi. Kunwari dito, kunwari lang ha, kunwari itong, ano bang mahalaga dito, yung cellphone na lang. Okay, yung TV. Okay? So, hindi tayo mapasok dito, di ba? Kasi nilalock naman natin yan. Pero kunwari lang, kunwari si Joshua, nakontsaba niya kunwari si sinong magnanakaw sa labas. Alam niyo, ay, pumasok si Joshua, okay lang yan. Kilala ko yan eh. Yung pala, nanakawa na pala. Diba? So, ganun yung inside job na tinatawag. Okay? So, kaya si Judas, kinailangan siya ng mga kalaban ni Jesus. Sino kalaban ni Jesus dito? Mga chief priest, diba? Kasi, alam niyo na yung mga preaching ni Jesus, kaya nagalit sa kanya, kasi tinutulig sa kanya. Parang si pastor, diba? Kung may sinabi akong yung Pope, lingkod yan ng demonyo. Kung merong loyal kay Pope dito, anong gagawin nyo? Ay, si pastor, ganyan. Magagalit yan. Tapos, eh, ganito gagawin kay pastor, di ba? Ganon din sa inyo, kaya mag-iingat kayo. Pag sumasamba kayo sa Diyos, may mga kalaban tayo dyan. Okay, nauuna na tuloy ako eh. Doon nga tayo, sige. Ito yung, basta ginawa niya, nag-Hudas siya. Hanggang mamatay si Jesus. So, tingnan natin ngayon yung mga matutunan natin dito. Ano yung pwede natin matutunan sa kwento? Number one, balik tayo sa Mark. Sabi dito, rise up. Ito yung nag-pray sila. Alala niyo yung nag-pray sila sa Gethsemane? Si Jesus, alam niya na, mangyayari na to. So, nag-pray sila tatlong beses si Jesus, pabalik-balik. Nakikiusap siya sa Ama. Para siya hindi napatay, pero yun talaga eh. So sabi niya, he that betrayed me is at hand. Malapit na siya. Alam niya na eh. So ang point number one natin, betrayers are near. Okay, betrayers are near. Yung mga taksil na yan, kahit bisa sa mga kaibigan nyo. Okay, sino mang taksil sa'yo? Sabi mo, wala na magsasabi niyan eh. Gagawin na lang nila yung pagtataksil. Pag nakakita sila ng opportunity na, sirahin ka. Okay? Ngayon ako, iba sa inyo, nararamdaman ko, iba sa inyo, nangihina. Paano mangihina yan? Kung nag-aaral ng salita ng Diyos siya, paano mangihina yan? Kasi Satanas, naka-penetrate na. Paano nakaka-penetrate? Especially sa mga bata. Social media, di ba? Lahat ng kabanala, may nag-aaral natin dito. Amen? Tapos naligtas ka ba? Sabi mo, totoo naman sana. So, paano makaka-penetrate yung kalaban sa'yo? So, gagamitin niyo yung mga, yan, mga kaibigan niyo. Mag-church ka na naman. Di na, ano na lang tayo? Gala na lang tayo. Punta tayo sa mall. Wala tayong pera eh. Hindi, di sa ano na lang, kung saan-saan dyan. Di ba? Samantalang may church tayo. Di ba? O kaya, ano yung mga ginagawa natin dito? Lagi sinasabi sa inyo. May memory verse tayo. Ngayon tayong lesson. May mga module pa kayo ngayon. Para mawalan kayo ng oras niya sa mga kalukuhan na yan. Amen? Yun ang ginagawa dito, pero nakakapasok pa rin yan. Kasi pinapasok nyo na yan pag nakapasok na talaga sa inyo. Amen? Pag nakapasok pa sa inyo yan, ewan ko na lang. Nakapansin ko sa inyo, nangihina yung iba. Diba? Iba nagme-memory, boss, ikaw, wala lang. Bakit? Wala kang oras? Iba sa inyo, umaten na. Minsan, hindi na. So, nangyari? Nakapasok na yung kalaban. Amen? Niloloko ka. Sabihin sa'yo, mas masaya dito sa labas ng church. Sabi ng pastor, mas masaya dito. Iglingkod sa Diyos. Hindi laban na, di ba? O, sino? Papadaya ka ba sa mga manluloko si Satanas tsaka yung lingkod niya? Lagi mo isipin yun. Amen, Rafi? Isipin mo, hindi, okay lang ako. Wala akong problema. Hindi, sabi dito, betrayers are near. Andyan lang yan. Si Jesus nga, niloko eh. Gano'ng katindi tong mga to? Kung si Jesus mismo niloko, ikaw, lolokohin ka ba niya? Hindi, iwasan ko to, hindi ko kaya to eh. Kayang-kaya ka nun. Diba? Sinong matindi dito, hindi ka kaya ni Satanas? Basta ako, lagi ako nag-pray eh. Okay yun, kaso kaya ka pa rin niya. Amen? Kaya magpabantay ka sa Diyos. Ang dapat kasama mo, yung mga lingkod ng Diyos. Amen?
Doon ka mapapalayo sa gawain ni Satanas. Pag ikaw, puro doon ka rin. Lalo yan talaga yung pinaka-social media eh. Wala na, games. Yan ang lagi mong kaulayaw. Kasi mga pinapakinggan mo, puro kalokohan. Kasi andito ka na, hindi ka pa nakikinig. Nako, patong-patong na. So, intindihin natin yan kay Jesus, yan, dumating eh. Siguro minsan iniisip din ng mga apostol, di tayo kaya ng mga kalabang kasi kasama ko si Jesus eh. Kaso nga, hinahayaan ng Diyos kahit sa atin ngayon na pumasok yan para masubok din tayo. Tsaka pag sinabi na ng Panginoon, gawin mo to, hindi mo ginagawa. Ay yabang mo dyan. Ako kahit di ako mag-church siya 10 taon, okay pa rin ako. Pastor nga, Bible pa rin ang Bible eh. Alam nyo ba yun? Aral pa rin. Aral lang aral. Sa ikaw, wala ka lang. Kaya mo yung, kaya ko yung buhay ko. Hindi ko kailangan mag-church, hindi ko kailangan mag-pray. Naloloko ka na. Amen? So, huwag kang papaloko. Malapit lang sila. At kaya paghandaan mo. So, si Jesus, anong ginawa niya? Alam niya, darating tong ginawa niya. Diba? Nasabi ko kanina, nag-pray siya. Matinding panalangin. Para at least, kung mahuli man siya, gagawin niya pa rin yung kalooban ng Diyos. Hindi yung pag nahuli ka, ang gagawin ko? Ah, saban na ako sa demonyo. Diba? Parang hindi ako magulpe. So at least pag ikaw nahuli, pero alam mo yung gagawin mo, malapit ka sa Diyos, alam mo yung gagawin mo yun at magagawa mo yun. Katulad niyan, gusto all winning na tayo, katulad niyan. Yan, sa social media na naman, di, sa inyo, na-ano ko sa inyo, hindi ako sinasagot, di ko alam kung hindi kayo online. O libre naman yan, di ba? Kaya yung mga nakita ko na iba sa inyo, hindi sumasagot. Ito. Diba, walang galang. Nako, nakita ko na pupuntahan ito eh. Walang pupuntahan to. So, mag-ingat kayo yung number one, betrayers are near. Mag-ingat kayo. Ihandaan nyo, diba? Ano yung ihandaan nyo? Ihandaan nyo na agad yung utak nyo. Pag sisin yung alinga nyo, lolokohin ako nyo. Mga galiman loko yan. Yung pag-uusapan natin sa Tuesday, medyo malalim. Kaya medyo inisip ko lang paano gagawing money. Nakapasok po yan kahit sa mga Baptist, nakapasok yung Calvinist na yan. So, paano, gaano sila kagaling manloko? Magaling at magaling, kung magaling. So, sabihin mo ako, hindi ako kaya nyan. Alam ko na yan eh, ligtas na ako eh. Pero magaling rin sila manloko. So, kailangan mo mag-prepare, bata ka pa, alamin mo na yung dapat mong alamin, alamin mo na yung mga style nila. Paano sila nakakapasok? Tulad yan sa mga bata, ano yung mga pang, ano sa mga bata yan, love life. Yan naman lagi. Kaya lagi na paulit-ulit siya. Pag Sabado dito, sana umatin kayo. Ang ganda ng topic namin eh. Love, courtship, and marriage. Para hindi kayo maloko. Amen? Kasi nangihinayang kayo kami sa inyo eh. Sayang na pag si Chelsea na dagit dyan ang sinong ano. Diba? Kaya si Nadine. Lahat kayo. Ayaw na yung mapunta kayo kung saan-saan lang. Amen? Jamie. Huwag naman, di ba? Pami, lady, si Rachel, wala si Rachel. Buti, hindi si Jackie. Okay? Marami manluloko, mag-ingat. Okay, number two, ubusin na natin to. Nag-revelation tayo mamaya. Betrayers, tingnan natin dito sa saan sila galing? Sabi din sa verse 47. Ay, basa nga po. Ready? Go. And one of the angels stood by and drew a sword and smote the servant of the high priest and cut off his head. Okay, sorry. Faulty tip pala. Sorry. Ready? Go. And immediately, okay, so si Judas ba kaya niyang patayin si Jesus mag-isa siya? Hindi, di ba? So, anong ginawa niya? Galit pala kay Jesus to. No? Yan pala yung mga karakteristik ng ano. Actually, hindi ko masyadong na ano dito. Napakaraming material kasi. Pero anong gagawin ng mga spy, ng mga taksil? Okay, kahit sa church, marami niyan. May kilala kaming ganun eh. Sabi niya, pinagtaksilan siya. Alam mo yung ginawa sa church? Siniraan siya. Alam mo, yung pastor na yan, mali yung nagsasabi niyan eh. Ang daming sinabi sa kanyang mali. Eh, alam niyo pa naman, especially ngayon, social media, di ba?
Takanta kayong pasto, itong taong to, pag nagbipreach ako, amen ang amen to eh. Amen, pasto, tama yan. Kasi ngayon, sasabihin, mali yun eh. Ano sabihin nun? Ibig sabihin, yung taong yung galit pala yun, spy pala yun. All the time na nag-amen siya dyan, kunwari lang yun. Okay? So, pero hindi niya kayang, yung kalaban niya, galit siya, pero hindi niya kaya. So, anong ginawa niya? Kumuha siya ng mga kakampi niya, di ba? Nung pumasok sa kanya si Satan, yung binasa natin kanina, pumunta siya sa mga kalaban ng Diyos. Kaya number two natin, betrayers side with the enemy. Tandaan niyo yan. So, yung iba naman ginagawa, mahal ko lahat, kaibigan ko lahat, para wala akong kaaway. Hindi nga mangyayari yun. Wala ka rin magagawa sa buhay mo. Kaya sa atin natin, nakapansin nyo naman si Pastor, di ba? Matapang tayo, kalaban natin yung mga false teacher. Hindi natin sinasabing, kaibigan natin yan. Marami na ugulat po sa akin ganun. Kasi nga, sabi nila, mira ka, dahan-dahan ka naman. Eh sa kanila ko rin natutunan yun. Nangihina lang siguro sila ngayon. Diba? Pero ang tama sa Bible, maging matapang kalaban sa mga mali at mga false teachers especially. Ngayon, magkakaroon ka ng kalaban, dadami yan. Kaya mag-ingat ka sa mga Judas, kakampi yan sa mga kalaban mo. So again, paghandaan mo lang, ang ginawang preparation ni Jesus, inayos siya yung sarili niya. Diba? Yung mga bagay na hindi naman siya pwedeng magano, alam mo na, Diyos siya, pero yung mga bagay na gawain ng Diyos, hindi niya ginawa yun. Kasi andito nga siya para perform yung kaligtasan natin. So, hinayaan niya lang sila. Pero ang ginawa ni Jesus, syempre, pinreserve niya yung testimony niya. Ibig sabihin, hindi siya gumawa ng mga bagay na nakapagsabi siya ng mali dito. Tapos, yung mga kalaban mo, tinatandaan na yun eh. Tandaan niyo po yan. Kaya kayo, sino mga kalaban niyo minsan, yung nasabanggit kayo, mga bata. Kunwari, si kayo-kayo. May kalaban kayo, may kaibigan kayo, kalaban nyo, kalaban ng Diyos. Okay, anong ginagawa nyo sa inyo? Inobserbahan kayo nyan. Binabantayan ng bawat galaw nyo. Pati sa, again, sa social media. Yung mga post nyo, ingatan nyo. Amen? Eh, di ba ganito yung pinost mo dati? Church ka dyan. Tapos ito yung pinost mo dati. Ito yung suot mo. Ito yung sinabi mo. Di ba? So, gagamitin niya yun sa'yo, laban sa'yo, na para pahinain ka ngayon. Ngayon, ang madali lang ang sagot dyan, sabihin mo, nagbago ka na eh. Ganun lang naman sana yun eh. Kaya basta yung sinasabi ako, pakibura nga itong post mo. Kasi hindi maganda eh. Okay? Marami tayong kalaban, tapos yung mga mahudas na yan pupunta sa kalaban, ano mangyayari? So, napansin nyo dito, ang dami na nila. Okay? Kaya paghandaan nyo yan. Ang pinakakalaban niya, hindi si Judas lang. Ang pinaka talaga, yung matagal lang kalaban nila na sinasabi, kung binabasa niya yung Bible, ano sabi ng mga Pharisee, tsaka yung mga chief priest, naghahanap sila ng okasyon na papatay nila si Jesus. Paulit-ulit yun. Binabasa niya yung Bible yun. Kaya ngayon, yung Judas, nagkaroon ng pagkakataon, pumunta sa kalaban nila. So, anong lesson sa atin dun? So, kanina, betrayers are near, mag-ingat ka. Huwag mong isipin na ito, wala akong gagawing masama dito. Ayusin mo na lang yung buhay mo, yung testimony mo, at kung talaga nagkamali ka, bumalik ka sa Diyos. Lumapit ka sa Diyos para mabantayan ka ng Diyos. Hindi yung sabi, ay patay na ako, may ginawa akong masama, talagang wala na, sige, pabayaan na lang ako. Mali rin naman, di ba? Kung nagkamali ka talaga, lumapit ka sa Diyos, siya yung tutulong sa'yo, amen? Ganun po yun. Para pag ang Diyos ang katulong mo, wala rin masasabi ang mga yan. Sabi, sasabihin ako, ganyan eh. May paraan ng Diyos dyan, amen? Ang Diyos ang gagawa niya, kahit ano pang nagawa mong kasalanan in the past, amen? Amen. Niniwala ba kayo? Yan nag-amen eh. So, number two naman, marami yan, mag-ingat ka sa mga kalaban mo, pero gawin mo pa rin yung dapat mong gawin. Okay? So, ginawa ni Jesus, kahit ang dami nila, ito yung, actually, gusto kong yan eh. I-point out dito. Yung sinabi ni Jesus, ito. Are you come out as against a thief with swords and staves to take me? Sa Tagalog, ang dami nyo na, ang dami nyong armas. Sinong hulihin nyo? Magnanakaw? Nakita nyo may sinasabi ng Panginoon dito? Kaya sila marami, alam nyo bakit? Kasi takot din sila eh. Actually, sa dyan, hindi binanggit sa iba, nung nagsalita si Jesus, tumutumba sila eh. Alam nila yun kasi bumuhay nga ng patay. Nagpagaling na may sakit. So, ano pa yung kayang gawin nito? Marami.
Diba? So, ganun din, mga kapatid, ganito. Kaya dapat nasa side kayo ng Panginoon, lagi. Pag medyo umiwalay kayo, talo kayo. Hindi kayo paputekta ng Diyos. Okay? Kahit gusto kayong protekta ng Diyos, ikaw na yung umalis, eh, paano yun? Diba? May mali, diba? So, kaya, takot din niya mga yan. Kaya marami sila nagkukumpulan sa'ya against sa'yo. Pero ang sinasabi ko dito, ito nga, salita lang ni Jesus to. Actually, iba dito, siguro natatakot na rin sa kanya eh. So, nga, no, ba't natin uhulihin to eh, araw-araw, nakikita naman natin siya, nag-preach doon. Tapos, ang dala natin, sa data. Nakita niyo ba yung pinupunta ko maling-mali? Hindi mo kailangang, hindi mo kailangan magdala ng mga sundalo para hulihin yung isang tao na ando naman araw-araw nagtuturo ng hayag. Okay? So, pero itong mga to, dahil mga betrayers nga, tsaka mga Pharisee, alam nila, masamali sila, kailangan magkumpulan sila para bandang huli, may ikukundin nila yung walang ginagawang masama. Ganyan din ang mangyayari sa inyo. Kaya huwag kayong magugulat. Nag-church ka. Asarin natin to, nag-church. Bakit? Una. Pangalawa, ang gagawin niya, magkukumpulan yan. Kung natin, ikaw yung tatawaan nila, kahit sila actually nakakatawa, sila yung nasa mali, gagawin nila. Uy, pag-usapan natin siya, ano? Uy, ang ganda ng suot niya, oh. Naka-dress. Nakapalda, oh. So, sinong inaasar ng ganun, pag nakapalda? Ayan, tama yan. Kahit mga lalaki, ang ayos ng suot mo dati. Ang hirap yan. Noong una ako nagbarong papunta sa church, talagang ano eh. Napatingin-tingin ako sa iyo. Baka, ang hirap nun eh, di ba? Lalo mismo yung mga kaibigan po, mga asal sa iyo. Pero tuloy lang, amen? Ginagawa mo yung tama, tuloy ka lang. Silang matakot sa iyo. Eh, kasi nga, mga betrayer yan, eh, alam mo na. Expect mo na hindi gagawa ng tama yan. Kasi mga betrayer nga, mga traitor, mga Judas. Okay, at gusto kong point actually dito, galing sila sa mga kalaban ng Diyos. Ihingi yan ng tulong sa mga kalaban ng Diyos, kaya mag-ingat kayo, okay? At hindi dapat ating gayahin, by the way, ito yung gusto sabihin eh. Pag ikaw ay may gusto kang gawin, sino lalapitan mo? Kunwari, ito, medyo komplikahin natin. Kaya may kalabang ka, at hindi mo siya kaya, kanino ka lalapit? Yung pinagkakatayo lang kaibigan, pero yung ibang kaibigan mo matutulungan ka, kaso loko-loko, nalapit ka ba doon? Dapat hindi. Dapat alam mo na yun. Kung alam mo to, loko-loko to, galit siya dito, hindi ako lalapit dito kasi malamang gagawin ko mali din. So ganoon yung dito. Kung kalaban mo si Jesus, pwede ka namang umalis eh, di ba? Ang ginagawa nito mga to, kaya yung mga galit sa mga Kristiyano, saan pupunta yan? Sa mga rulers, sa mga makademonyo din. Magkukumpulan yan para pagtulungan yung mga lingkod ng Diyos. Ganun yun. So, mag-iingat kayo dyan. Dapat alam nyo na yun na hindi ko dapat lapitan to. Mali yung ginagawa ko kasi nilalapitan ko mga maling tao. Yan lang gusto ko sabihin. Okay, number one, betrayers are near. Number two, betrayers will side with the enemy. Number three, ito na yung pinaka-point natin dito. Musahin natin sa... Dito tayo sa Luke. The same story, pero ito po ay may binanggit ditong kakaiba. So na, nung binata ako, mayroong kantang ano, halik ni Judas. Sino gusto ng halik dito? Eh kung si Judas halik sa'yo, gusto mo? Makibasa po, ready? Go. Behold, a multitude, and he that was called Judas, one of the twelve, went before them, and drew near unto Jesus to kiss him. Okay, ganito yan. Ang kalaban niya na si Jesus, galit na siya kay Jesus. Pero anong gagawin ni Judas para i-betray siya? Paanong paraan? Okay, kasi nga, nung panahon daw na yan, magkakamukha rin yung tao. Hindi naman. Pero ibig sabihin, hindi kasi kilala nung ibang soldiers yun si Jesus. Lang silang pakilam dun eh. So, paano nila makikilala kung sinong uhulihin nila? So, ang kasunduan nila, ang arrangement nila, ganito, kung sino yung aking ikikiss, hindi yung kiss na ano, ha? Ibig sabihin yung kiss yung ano.
Aling nga, Stephen, dito. Demonstrate natin. Hindi ko nakikiss to. Malaki na kasi. Pero nung sa Middle East, ganito raw ang kiss nila. Ganyan. Yan. Okay? Iba yun, ha? Ganun daw yun, ha? So, ano yung sabihin yan? Alam ni Daddy yan, di ba? Ganun sila, eh. Sa atin, okay na yung shake hands, okay na sa atin yung ganyan. Pero sa kanila, ano sila? Affectionate sila, ibig sabihin. Dapat asal gawin din natin sa atin ng ano sa baptism ano lang eh, shake hands. Balik natin yung kaso may COVID down. So kaya minsan ginaganyan ko na lang kayo, fist bump. Pero maganda rin yung kaso, pansinin niyo, kalaban niya, tapos ang gagawin sa kanya para makilala siya, ikikiss siya. Pero pag kinis niya siya, huhulihin na siya. So gagawin, kaya niyo bang gawin 'yon? Sa kaibigan niyo? Kaibigan ba niya si Judas? Kasama niya nang matagal yun eh. Basahin niyo sa Psalms. Ito po yung fulfillment pala ng sabi ng Panginoon. No? Sa Psalms 49. 41, sorry. Pero yea, mine own familiar friend in whom I trusted, which did eat of my bread, hath lifted up his heel against me. No, taekwondo siguro to, axe kick. Alam, ibig sabihin ng he lifted his heel against me, ibig sabihin, tinadyakan ka. Psalms 55. Tagal lang tayo. Ay basa po 12. Salitan tayo ha, 13 kayo. For it was an enemy that reproached me that then I could have borne it. Ulitin ko ha. For it was not an enemy that reproached me then I could have borne it, neither was it he that hated me that did magnify himself against me then I would have hid myself from him. Kayo po. We took sweet counsel together and walked unto the house of God in company. Let them sin upon them, and let them go down quick into heaven. For wickedness is in their dwelling. As for me, I will call upon God, and the Lord shall save me. So ganito po ang nangyari dito. So kaya nga mahirap yung tatridoring ka, di ba? Minsan gusto mo na yung kaaway mo, kunwari, ito kaaway ko, matagal na to eh. Ang sinapak ako. Mahirap yun, di ba? Pero paano pag kaibigan mo yung sumapak sa'yo? Kung yung kalaban mo, ninakawang ka, sa club, di ba? Paano kung kaibigan mo yung nagnakaw sa'yo? Paano pag siniraan ka nung kalaban mo, sa club yun, pero paano kung kaibigan mo yung nanira sa'yo? Mas matindi, di ba? Ito sinasabi ng Panginoon eh. At nabanggit natin, siya ay dinuraan, siya ay sinapak, siya ay pinatay. Pero mahirap dito pag yung kaibigan mo gagawa sa iyo nun. So, ang pinupoint ko dito, may mga tao pong ganyan, kaya nga point natin yan, hindi siya maliligtas na eh. Kasi, tsaka yung nabanggit natin kaninang halik, di ba? So, yan ay ginagawa ng taong mga nagmamahalan. Okay? Pero ginawa niya sa kalaban niya. At doon niya siya ay napatay. Okay? So, kaya ang point ko dito, number 3, betrayers despise the conscience. Okay? Betrayers despise the conscience. So, wala silang pakialam dyan. Yung love-love na yan, walang pakialam yan. Okay? Kaya yung mga, banggit ko naman, nabanggit ko din sa natin last time, diba? Yung mga pokpok. Tindihan niyo yun. So, sila kumita lang ng pera, sisiraan yung pamilya ng iba. Ba't baliwala sa kanila yun? Diba? Kasi iba naman, yung papakita ng ano-ano dyan, diba? Baliwala ba sa'yo yan? Sabi ng Panginoon, galit siya dyan. Diba? Iba, ganun din naman. Sa church, wala akong pakialam, mag-iingay ako. Diba, walang pakialam. Sabihan ko ng mali si pastor, mumurahin ko, for example. Ganun ang ginawa kay Jesus. Baliwala. So, baliktad na ang utak nito si Judas. Wala na sa kanya yung at least, kaibigan mo yan, di ba? At least kung ayaw mo na sa kanya, at least, lagi ang sinasabi, depart in peace. Ibig sabihin, huwag na kayong magsama, huwag na kayong mag... Ba't ikaw pa yung
titira sa kanya. Intindihan nyo ba yun? So, Judas talaga to. So, anong lesson na tutunan natin ngayon? Mag-ingat sa mga ganyan, may mga Judas. So, ihanda nyo na yung sarili nyo. Ako, inanda ko na yung sarili ko bilang pastor. Nakita ko rin kay pastor kasi yan. Madalas, ang sakit ng puso. Kasi nag-preach siya ng, ano, tinuruan niya ng tama. Tapos, mag-Judas lang. Bandang huli, galit pa sa'yo. Diba? Bandang huli, parang wala kang ginawang mabuti sa taong to. Handa mo yung sarili mo. Amen? Para ano to eh, kaya pinis natin ito para mag-mature kayo lalo din. Hindi kayo yung madi-discourage pag ginawan kayo ng mali. Eh, ayoko naman yung Kristiyano kasi nagpakabuti-buti na ako, sinerang ko na, tapos tinaydo pa ako. Normal yun sa mga Kristiyano. Amen? Natataydo rin ka. Expect mo na yun. Para hindi ka madi-discourage ng gusto. Okay? Yung iba sa tinuturuan mo, sinusundo mo pa, ano bang ginagawa mo ba, pinapakain mo pa. Okay? Ano pa? Expect mo yung iba dyan? Hindi. Bandang huli, pag laki-laki niyan, parang wala kang ginawang mabuti. Expect mo yun. Amen? Parang mabigat, no? Pero expect mo yun. Hindi lahat ng tao maayos. Yung iba, Judas. Okay? Basta parang ano naman yun, parang nakadepress, parang hindi ko ata kaya na Judasin ako. Eh, magtiwala ka sa Diyos. Kaya yung binasa natin kanina, ito, no? Let death cease upon them. Huwag mong patayin, ha? Pero ang Diyos na ang, sabi dyan, and let them go down quick to hell. So kasi, ba't mo siya papatayin? Eh, kung ang Diyos na nga papatay sa kanya, sa impyerno pa, di ba? Yan ang isipin mo lagi, pag hinudas ka, okay, ginagawang ka ng masama, ginagawang mo ng mabuti, ginagawang ka ng masama, huwag ka masyadong masama ang loob. May paglalagay niyan sa Diyos. Yun ang sinabi natin, di ba? As for me, I will call upon God and the Lord shall save me. Amen? Amen. So si Jesus, ganun nangyari sa kanya, nahuda siya, napapatay siya, nagulpi siya, okay. Ano nangyari in the end? Nabuhay siya magmuli at siya ay nag-aaring ngayon sa langit. At marami siyang tagasunod na willing na sumunod sa kanya kahit mahirap din maging Kristiyano, magpaka-Kristiyano. Amen? Mas gusto ko na yun kaysa naman yung forever yung pangalan ko naging mura na. Di ba? Judas! Ito, Judas to. Ito, Judas to. Eh, kunwari lang, ha? Kunwari, si Flame, nag-Judas. Gusto mong yung pangalan mo gawing mura? Uy, huwag kang Flame! O, ito, si Flame. Eh, gusto mo ganon, yung kapangalan mo? Siyempre, hindi. Di ba gusto mo yung Flame? Ano? Yung pangalan mo, pag nababanggit, maganda yung ibig sabihin. Di ba? Pero si Judas, talagang Judas eh. Kaya, pangit ng pangalan niya. Ginamit siyang ano. So let us be, ano yung kabaligtaran nito? Reliable. Huwag kang Judas. Ibig sabihin, pag nakita mo, pinapakita mo, kaibigan ka talaga. Pinapakita mo, Kristiyano ka talaga. Hindi yung mga kasira ka bandang huli. Maging faithful tayo, loyal sa Panginoon. Amen? Amen. Hindi tayo Judas. Ngayon lamang po, let's pray. Lord, maraming salamat at naaral namin ang kalaban nyo pala. Medyo matindi, Panginoon. Hindi namin siya gagayahin. Hindi na kami madi-discourage, Panginoon, pag kami nabiktima ng isang Judas. I-expect namin to Lord, paghandaan namin. Kayo po, handaan nyo din po ang aming mga sarili. Panginoon, turuan nyo po, Lord, kami kung anong gagawin pag kami po'y hinudas, pag kami po'y ginawa ng mali. Ginagawa namin sila ng tama, ginawa kami ng mali, Panginoon. Hindi kami yung maghihigante, Panginoon, in sa maling paraan. Kung saan man yan, kagagalitan namin, gagawa rin kami ng mali, gagawin din namin sa iba yung ginawa sa amin, Panginoon. So, Panginoon, ayandaan niyo po, Lord, especially mga bata, Panginoon. Makita namin ang inyong judgment sa kanila na sila po'y hindi mapapabuti. Hindi kami maingit sa kanila, Panginoon. So, kami naman po ay gabayin niyo, Panginoon, sa mga pagkakataon na ganito. Of course, emotion din po, Lord, nakakaasal. But, kung kami po'y ahandaan niyo, masa maayos kami, Spirit, Panginoon. Kayo papatuloy lang na gumawa ng tama. At itong mga ganito, hindi namin papansinin. At pero pag-iingat kami para hindi din mangyari sa amin ulit paulit-ulit at sa iba, Panginoon. So I pray na kayo pong ikilos at matutunan natin yung lesson na ito ngayon. In Jesus' name we pray. Amen.